Iska! Tulungan niyo ako! Hiluloy ako ni Boyong! No! Tumahimik ka nga, Jezabel! Diyan ka lang sa batya! Huwag ka nga alis dyan! Ayoko dito, Boyong! Masikip! Hindi ka siya yung buntot ko! Hindi ako makalangoy! Oh. Eh di magtiis ka! Ang haba kasi ng buntot mo! Sana maging tao na lang ako! Gusto ko ng paa! Para makalakad ako tulad nila, Bebang! May naisip ako. Jezabel, gusto mo magpalit tayo? Sa akin yung buntot mo at sa'yo naman tong paa ko? Totoo, Boyong? May kipagpalit ka sa buntot ko? Oo, gusto ko rin makaranas ng maging sirena, yung lumalangoy sa dagat. O sige, magpalit tayo. Ibibigay ko sa'yo yung mahiwagang kabibi, Boyong. Wow, mahiwagang kabibi. Kapag sinuot mo to, magiging sirena ka na. At ako naman, magiging tao. Akin na yung mahiwagang kabibi, Jezabel. Excited na ako maging sirena. O ito, sa oras na ilagay mo yung sa paa mo, Boyong, magiging sirena ka na. Ayos, magiging sirena na ako. Akin na yan. Kunin mo na. Sana maging effective yung mahiwagang kabibi. Wow, nakabuntot nga ako. Ang astig, gumagalaw yung buntot ko. Para na akong isda. Yung buntot ko, nawala, naging pana. Sa wakas, nakatayo na ako. Jezabel, nasaan ka? Bebang, nandito ako. Princess, Iska, nandun si Jezabel. Ano nangyari sa'yo, Jezabel? Bakit nakatayo ka na? Nakita mo pa, Bebang? Wala na akong buntot! Hindi na ako sirena! Bebang, tignan niyo ho! May buntot na ako! Ano? Si Boyong? May buntot? Boyong, naging sirena ka na! Binigay ko kasi kay Boyong mahiwagang kabibe. Nagpalit kami sa kanya yung buntot ko, sa akin yung paa niya. Ingit kayo, no? May buntot ako, parang sirena! Ang galing naman! Sirena si Boyong! May buntot siya! A few moments later... Ano yun? Ang init! Aray ko! Ang init ang buntot ko! Boyong! Ano nangyari sa'yo? Masama ba pakiramdam mo? Ang init ang buntot ko! Parang naluluto! Anong gagawin ko, Jezabel? Naku, Boyong! Kailangan mo pumunta sa tubig! Matutuyayin yung buntot mo kapag nasa lupa ka! Oh, no. Tubig! Gusto ko ng tubig! Ayun no, sa may basya, pumunta ka rin sa may loob, may tubig! Ay, sa wakas, dalamig ang din! Kaso, yung buntot ko, hindi mabasa, kulang yung tubig! Bebang, igiban nyo nga ako ng tubig, lagyan nyo tong basya! Inutosan mo ba kami, Boyong? Ang bigat-bigat kaya magbuhat ang tubig? Sige na! Maawa na kayo! Matutuyo itong buntot ko! Bebang, kailangan ni Boyong ng maraming tubig para hindi matuyo yung buntot niya! Sige na nga! Princess, Iska, kuha na natin si Boyong ng tubig! Okay! Tutulungan natin si Boyong! Bilisan natin! Baka matuyo si Boyong! Tara na! Magigib tayo ng tubig! 1 hour later. Boyong! Ito na yung tubig mo! Wow! Isang balde! Ilagay mo na sa batya, Bebang! Ibubuhos ko na, ha! Ang lamig-lamig! Ito naman yung nagib ko, Boyong! Salamat, Iska! Ah, Boyong! Ito naman yung nagib ng tubig! Ang konti naman yan, Princess! Isang baso lang! Nagrareklamo ka ta? Kinutulungan ka na nga namin? Oh, eto na yung tubig mo! Ano ba yan? Parang ihilang? Ang tamad-tamad talaga ni Princess! Anong sasabihin mo sa amin, Boyong? Salamat sa inyo! Makakaligo na ako! Ang saya-saya ko! Boyong, huwag kang malikot! Matatapon yung mga tubig! Nako! Nataob si Boyong! Naubos yung tubig sa batya! Bebang! Tulungan niyo ako! Natapon yung tubig ko! Ilagay natin si Boyong Bebang sa swimming pool niyo para malawak yung paliliguan niya! Ayoko nga! Baka magalit pa si Nanay eh! Masira pa yung swimming pool namin!
Beba, matutuyo na yung buntot ko. Ilipat nyo na ako sa swimming pool. Guys, ilalagay ba namin si Boyong sa swimming pool o hindi? Mag-comment lang kayo para sa part 4. Bye-bye!